Good morning at welcome back sa Panahon TV. Alam niyo ba ang pinakamalaking buwan sa solar system ay ang Ganymede? Isa ito sa 79 na buwan ng planetang Jupiter. Nag-iisa man ang sa atin, kaya pa rin itong liwanagan ang madilim na gabi. Abangan ang pagpapakita nito sa kalangitan. Ito ay sa ganap na 8:34 na umaga at ang moonset o yung paglubog nito along the horizon, ito ay sa ganap na 8:42 ng gabi. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Tinatawag ding young moon ang isang waxing crescent moon. Ito ay lumilitaw sa kanluran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag at makikita rin na mistulang nakasmile ng malipis ang ating buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing, kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng ating buwan. Dahil may angking gravitational pull rin ang ating buwan na siyang umahatak sa tubig ng mundo, para sa mas ligtas na pamamalaot ang high tide natin along Manila South Harbor, ito ay sa ganap na 12:17 na umaga, tataas ang level ng tubig ng karagatan ng 0.88 meters. At ang low tide, ito ay kung saan bababa ng 0.22 meters ang level ng tubig ng karagatan, ito ay sa ganap na 4:53 ng hapon. Kung napanood mo na ang pelikulang Armageddon, alam nyo ba na posible ring mangyari sa totoong buhay ang pagtama ng isang asteroid sa ating mundo? Kung sakaling tumama ito, sa ating Earth maaari itong magdulot ng matinding pagyanig ng lupa at posibleng pagkabiyak ng mundo. Kaya naman ang mga scientists sa NASA ay pinaghahanda na ang kauna-unahang misyon na naglalayong patalbugin o ibahin ang track ng asteroid kung sakaling tumama man ito sa atin. Ang misyon na ito ay pinangalan ng DART o Double Asteroid Redirection Test at inaasahang mailunsad sa taong 2022. Pinaplano nilang ibahin ang direksyon ng asteroid Didymon, isang 150-meter asteroid. Napaka-importanteng breakthrough ito sa space disaster risk reduction kung sakaling maging matagumpay ang misyon na ito. Diamond Star, Megastar at Star for All Seasons. Ilan na yan sa mga bansag sa mga artista na makinang ang ningning pagdating yan sa industriya. Kumukutitap at tila ba'y kumikintad sa atin. Yan ang madalas nating makita sa gabi kapag tayo tumingala sa kalangitan. At inaman talakayin ang mga tuldok sa kalawakan ang mga bituin. Ang star ay isang luminous ball of gas na binubuo ng iba't ibang element, tulad na lamang ng hydrogen at helium. Sa core nito nagaganap ang nuclear fusion. Ito ang proseso kung saan madaming nuclei ang nagsasama-sama para bumuo ng mas mabigat na nucleus. Kapag nagsama-sama ang mga particle nito, nagsisimula na itong bumuo ng enerhiya na ginagamit ng mga bituin para ito'y umilaw. Ayon sa mga scientists, 10 beses na marami ang bilang ng mga bituin sa langit kumpara sa buhangin na meron tayo sa mundo. Pero dahil ang ibang bituin ay napakalayo na ng distansya at hindi gaanong maliwanag, hindi natin nakikita ang iba nito. Nagtatravel din ang ilaw na nanggagaling dito ng mas matagal. Halimbawa na lang ng ating araw. Ang ilaw nito ay tinatayang 8.3 minutes ang tagal bago ito makarating sa atin. Ang susunod naman na pinakamalapit na bituin sa mundo ay ang Proxima Centauri na inaabot ng 4.3 years upang makarating ang liwanag nito sa Earth. Kaya kung masisilayan mo ito sa kalangitan, ang nakikita mong ilaw ay 4.3 years na nag-travel galing sa outer space. Ang stars ay hindi rin kumukutitap o nagtitwinkle tulad ng mga nasa sikat na nursery rhyme. Mukha lang itong kumukutitap dahil ang light o liwanag ng bituin na nagtatravel sa outer space patungo sa atin ay binibend o binabali ng paggalaw ng hangin o turbulent sa atmosphere ng mundo. Bukod sa pinakamalapit na bituin sa atin, si Haring Araw, ito rin ang siyang bumubuo ng halos 98.86% ng solar system. Pero alam nyo ba na ang ating araw ay maliit lamang kumpara sa ibang bituin? Tulad na lamang ng Eta Carinae, ito ay 5 million times na mas malaki sa araw. Ang Betelgeuse naman ay 300 times na mas malaki sa Eta Carinae. At ang VY Canis Majoris
ang pinakamalaking bituin na nadiskobre na tinatayang 1 billion ang laki kumpara sa ating araw. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan pa ang iba pang astronomy trivias. Ako ang iyong Astro Boy Patrick Obsuna, magandang araw at magbabalik pa ang Panahon TV. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, naganap ang dalawa sa pinakamalaking naval battles sa kasaysayan ng mundo? Sinasabing largest aircraft carrier battle, ang Battle of the Philippine Sea noong June 1944. Sa laban, pagitan ng US Navy at Japanese Empire Navy, gumamit ng 15 US ships, 9 na Japanese carriers, 170 warships, at 1,700 aircraft. Ang Battle of Leyte Gulf naman noong October 1944, ang binansagang pinakamalaking naval battle kung bigat ng barko at mga kinargang gamit pandigma ang pag-uusapan. Umabot lang naman ng 37,000 tons ang bigat nito. Katumbas yan ng 185 blue whale. Ngayon, alam mo na!